What's up guys? Ang pagbabalik. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil lately medyo marami tayong ginagawa sa trabaho. Ngayon lang ulit. So ngayong episode, by the way, Sabado ngayon, time check. Yun, Sabado, March 6, 12:45 na. So pagagaling lang natin sa, alam nyo na, sa ating sideline. Umikap tayo ng bagong sapatos dahil nanalo tayo sa raffle. So yun nga, itong episode na to, i-unbox natin siya. So samahan nyo ako. Pala ako sa, ayan, dito sa may open area ng bahay namin. O ayan, Sabado, hindi masyadong matraffic. So, etsa. Ayan. Ayan, ganyan na itsura pag Sabado. Busy. By the way guys, dati nung normal pa din ako nagbabasketball. Ayan. Walang katao-tao dahil bawal nga, bawal maglaro. Shooting pwede pero laro bawal. So yun guys, by the way, ito yung na-pick up natin. Welcome back. So, dito na tayo sa loob ng bahay, sa pwesto natin. At i-unbox na natin yung sapatos. So guys, tingnan nyo naman. Kahon pa lang guys, panalo na. So yan, Jordan sa Manila. So ito yung box. Pull out natin, tingnan natin na sa loob. So yan, box pa lang, ganda. And buklatin natin, yan na yung resibo. So dahil nga online natin binili, kasama na dyan sa loob. Diba? And then, yan yung tissue paper, yung usual. Buksan natin. And bam! Nandiyan na yung pair. Ang ganda. Ang ganda. Very nice. Yun guys. So, papakita ko muna ngayon yung box. So, nakita niyo yung pair kanina. Tawag doon, Jordan 4. Taupe haze. So, parang brown siya yung color na taupe. Pero yun, taupe daw. So ito yung box, ayan o, yung detalye, so ang ganda, di ba? Box pa lang, talagang panalong-panalo na. So nakuha nga natin tong pair na to in size 13. So alam nyo na, hindi ko to size, so alam na kung saan to pupunta. And then yung pair, so titingnan natin yung details, so ito siya. Ayan o. So yun, itong silhouette na to, again, Jordan 4. Lumabas to nung patingin ko 1989 yata, nung times na hindi pa nagcha-champion sila Michael Jordan, pero yun nga, rookie pa lang siya, meron na siyang signature shoes eh. So yun nga, ina-unbox natin last time yung Jordan 1. So ito, Jordan 4. Ayan, ang ganda niya. So ito daw, pag na-scratch itong dulo na to, nagiging silver siya, parang metallic. So habang, kumbaga, pag ginamit nyo at medyo na nagalusan to, gumaganda siya kasi nga may ano siya, feature siya na nagiging siyang parang metallic. So yun yung labas. So ayan, usual Jumpman logo nandyan sa tang ng sapatos. And then ito, Jumpman logo din sa dulo. Yung Jordan 4 na OG, yun yung black and red ang nakalagay dito sa dulo. Nike Air, but ito, itong taupe haze na colorway, ito, Jumpman yung nakalagay. So, ganda pa rin naman. Yung usual, yung ilalim, ayan, wala naman na bago, but yung kulay lang. May iba-iba lang kasi yung colorway. So, ayan, no? Napakaganda ng pair. So, ito yung isa. Ayan, so, yun nga, dahil nga naka-register ako dun sa Nike na email, so every time na may raffle sila, nakakatanggap ako ng email, sumasali kami ni Bestie. So ngayon, nanalo ako, nakuha natin sa Jordan Store Manila. Mabilis lang, nung nag-pick up ako, hindi na pumasok dun sa loob mismo. Pinakita ko lang yung confirmation email na nanalo ako sa raffle, and then yun, binigay na sa akin nung security guard na duty sa labas. So yun, safe siya.
So pag mga ganun, pag lumalabas tayo, syempre kumpleto pa rin tayo ng face mask, face shield, tsaka alcohol. Yung bayad nito, so parang dun kasi pipick upin mo na lang yung bayad. Once manalo ka ng raffle, so ito, nilagay ko yung parang confirmation na nanalo ka sa raffle, and then yung instruction, bibigay nila. Kailangan mo siyang bayaran, may bibigay sila dong date and time na pupunta ka dun sa link or yung binigay nilang email, papasok ka dun, and then dun, magta-transact ka na ng payment. So, inside nung kahon or inside yung sapatos, ito na yung parang resibo yung binayaran mo. Nakalagay na din dun. So, yan. Kaya ang sabi ko, pag pumunta ka dun, pumunta tayo dun, papakita mo lang yung ano mo, yung nasa email mo, yung in-email nila, parang order number and yung confirmation. So yung kukunin na nila, mabilis lang. So, wala pa ako 5 minuto dun, nakuha ko na yung sapatos. So talagang hindi na nga kami nag-park eh. Dun si bestie lang sa gilid, dinihintay ako. Yun, mabilis lang. Hindi, tapos uwi na kami. So gaya ng sinabi ko, yung pair na nakuha natin, yung sinalihan kong or yung in-encode ko na size ng pair, hindi ko size 13 dahil nga nakita ko na parang mataas yung demand ng malalaking pairs. Particularly dito sa pair na to, itong Jordan 4, kaya yun yung kinuha ko. So next week or Monday, baka ano na natin to, i-ship na natin to US para yun nga, yung sideline natin, pre-selling ng mga sapatos. Kanina, meron ulit raffle, medyo inalat tayo, hindi tayo nakakuha. Yan yung Jordan 1, University Blue yan, nilagay ko na lang dito. But yun kasi, isa pa rin yun na parang sought after na pair. Dahil nga Jordan 1 siya, at kukunti yung pair na nirelease. Para limited yung pair na pairs na nirelease dito sa Pilipinas. Nag-release yung Nike, nag-release din yung Titan. Sumali ako pareho, pero pareho di talo. Pero ganun talaga, hindi naman laging nananalo eh. So, bawi na lang tayo next time. Kita nyo yung news about dito sa sneaker game or sneaker world. Yung BP daw ng Nike, hindi daw, but yung BP ng Nike, nag-step down siya dahil they found out na yung anak niya na merong isang reselling na tindahan sa US, parang nag-investigate yung Nike, so nalaman na yung mga pairs, kaya pala ang dami niyang pairs, ito nilagay ko, binabackdoor, yun yung terminology yun, no, sa sneaker world, na parang hindi sumasali sa raffle, pero nakakuha pa rin ng mga pairs, at madaming pairs, so na yun nga, na-investigahan ng Nike na yung BP na to, dahil may tie nga siya dito sa anak niya talaga, na may-ari ng sneaker shop, na talagang nandun yung mga sought after na mga pairs. Ang bilis niya nakukuha in advance, and then dun nga binasa ko yung article, ilalagay ko dito yung link sa description box. Talagang pag pumupunta sa mga outlets, ginagamit yung discount card ng nanay, and bumibili talaga siya ng bulk na pairs, so, and then binibenta niya sa labas. So wala kayong kita niya, pero yun, nahuli. So ngayon, wala na yung nanay niya, wala na siyang connection ngayon sa Nike. Kung familiar kayo, siya din yung before na nagsabi na nakakuha daw siya ng 6 pairs ha, na Nike Air Max. Yan yung ginamit ni Marty dun sa Back to the Future, yung Nike na sapatos na self-lacing. So yung kasing pairs na yon or yung pair na yon, parang ang value niya ngayon sa resale market is around parang 20,000 US dollars pataas yung value niya per pair. So yun, sinasabi niya na last year nakuha daw niya sa isang storage lang, but ngayon kinonect nila yung mga dots, so lumalabas nga galing yun dun sa nanay niya, dahil nga na backdoor. So ilagay ko dito yung article kasi nga interesting siyang basahin, lalo na sa katulad sa amin mga sneakerheads, sabihin natin sneakerheads. So kaya pala sinasabi nila, ang hirap manalo sa mga raffles kasi nga, konti na nga yung pair, and then meron pang mga ganun tao na may connection or may tie dun sa loob, kaya lalong kumukonti, lumiliit yung chance na manalo. Kaya ngayon, hindi ko alam, may mga bots pa rin. Yan yung mga bots na parang, yan, ito yung
ito yung photo na kumakalat sa internet, yung parang meme na din to, na pag every time may release yung Nike, ganyan yung setup nila. Talagang inaabangan nila kasi nga laki ng pera dito sa market na to, sa reselling ng mga sneakers, lalo na yung mga ganitong pairs. So talagang nag-i-invest sila sa technology, makuha lang nila itong mga sought after pairs na to. So, kaya ang liit talaga ng chance, kung katulad ko na talagang laptop, cellphone lang ginagamit, napakaliit ng chance. Pero minsan yan, nanalo pa rin. Pero pa isa-isa, ganyan, padalwa-dalwa. Hindi katulad nila talagang bulk yung nakukuha nila. So katulad namin, nauubusan na tayo. So yun, shinare ko lang para at least, di ba? May konti akong na-share sa inyo. Latest news sa sneaker world, no? So yun, alauna na, siguro pupunta muna kasi dahil Sabado ngayon walang pasok, nagmo-monitor din ako sa site kasi marami akong pinapatapos ngayon, maraming deadlines ngayong March, so nagmo-monitor ako sa site. But at the same time, syempre naglilibang din tayo kasi wala nang pasok talaga Sabado, and then tomorrow tingnan natin kung saan tayo pupunta. And then ngayon nandito kami sa bahay sa Mandaluyong, and then siguro ngayon nga po pupunta kami ng sa bahay nila Bestie for now. At dito ko na muna tatapusin tong unboxing natin. So again, Jordan 4 top case size 13 na nakuha natin. Ay, salamat sa panonood. Enjoy ngayong weekend. Sana gawin yung makabuluhan tong weekend na to. Sayang naman, napakaganda ng panahon, mainit. Pero let's make sure na syempre, safe tayo parati lahat. Dahil yun nga, dahil dito sa COVID na to. Meron pang African variant. Dati UK variant, ngayon African variant. So, doble ingat lalo dun sa mga lumalabas, yung kailangan lumabas dahil sa trabaho nila, yung mga bumibili sa grocery. Ingat-ingat lang at stay safe guys. God bless. Peace. Welcome back guys. Yun, pahabol. Nandito na kami sa, lumipad kami sa bahay nila Bestie. So, papakita ko lang sa inyo yung mga, yung iba pang ginagawa ko dito. So, ayan. Yan ang isang ginagawa pa natin. Iniipon natin yung mga number one, yung mga lata na pwedeng i-recycle at may benta na din. At pangalawa, ayan, mga plastic, mga bote, eto pa, ayan, puno na yung isang sako. Yun nga guys, kaysa sa itapon natin yung mga lata tsaka plastic, ipunin na lang natin tsaka pwede ding ma-recycle nung kung sino man nangangailangan kasi pwede siyang i-donate. Minsan ginagawa nilang mga plastic chairs sa mga school ginagamit. So ginagawa natin, inipon natin at pag puno na, yun dinodonate natin sa mga non-government organization. Yung nakikita natin sa social media, meron dito sa Capital Compound sa Pasig. So yun, dadali namin to, itong mga plastics para i-donate, para mapakinabangan din, diba? Sa akin naman, kung itatapon natin, baka mapunta pa sa dagat, eh alam nyo na, punong-puno na ng basura yung dagat natin. Kailangan kahit maliit na bagay, tumulong tayo. Guys, ito, albatros, namamatay na sila, nakakain na nila yung mga plastic sa dagat. Dati ang akala ko, albatros, nasa banyo lang, ibon pala sila. Kumakain kasi sila ng mga isda, nakikita nila plastic na. Ayan, isa pa, depressing, whale. Isama pa natin yung iba, pawikan, depressing talaga. Guys, dito ko na muna tatapusin tong vlog. Salamat ulit sa pagsama. Huwag nyo kalimutan i-like tong video na to.
And yung mga hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe na lang. Appreciate namin talaga yung support. Yun, hanggang dito na lang muna ulit. Hanggang sa susunod na vlog. Goodbye. Peace. And God bless. Bye.